Cedric Lee talaga namang nagplano pang tumakas. Ngunit ngayon, palpak ngayon ang kanyang plano. Dahil hindi nagtagumpay na tumakas ito sa loob ng bilibid. Kaya naman na pinalitan mismo ang selda niya. Inilipat siya at kinausap siya mismo ng masinsinan dahil bakit naman niya nagawa iyon. Unang-una ang reaksyon niya ay okay naman siya. Tila parang kalmado naman siya, natanggap niya na ang lahat. Gayun para parang nagbabalat kayo lamang siya na hindi pala niya matanggap-tanggap ang nangyari sa kanya. Kaya na laking kasinungalingan lamang ang kanyang ginawa. Na akala ng tao ay okay na siya, magbabago na siya. Pero gayon pa rin naman, ang ugali niya ay hindi pala nagpapalit. Professional naman siya magsalita. Pero nga lang, yung tumatakbo sa isip niya ay tila parang kakaiba. May iba siyang gustong gawin na talagang makatakas at hindi na bumalik pa sa bibid. Pero hindi na bababa ang sintensya niya. Dahil alam naman natin na ang ginawa niya ay talagang karumal-dumal. Walang kasalanan si Wong. Bakit niya mismo kinamay? Bakit niya mismo binugbog? Kahit naman sabihin pa niyang bugbog lang ang inabot ni Wong, bakit naman lifetime umano ang pagkakulong niya? I-deserve naman niya kung iisipin. Kaya ngayon, umiiyak siya. Napaiyak siya pero hindi niya pinapakita sa camera daw. Nahihiya siguro siya, natalunan siya. Kaya magsisisi siya, lalong-lalo na tatanda silang apat ng mag-isa at lalabas ng matanda na. Kaya karma is real talaga, mga kanetizen. Kaya kung gusto niyo mag-comment o mag-suggest kung ano nga bang ibabalita natin sa susunod or updates, i-commento niyo na sa baba po. At huwag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating videos on public. Salamat!